Naalala nyo ba yung pelikula na Magic Temple? O kaya yung Ang TV The Movie? Nagbibinata. Ang guest natin today ay nag-star sa lahat ng pelikula na yan. Mapapanood na rin siya sa FPJ's Ang Probinsyano. Today's feature is MARC SOLIS. Alright, so before tayo mag-start ng interview today, gusto ko lang banggitin na this is directed by the John Prats. Palakpakan wait, tayo, bro. Palakpakan. Ay, ay. Ay, yun, social distancing daw eh. Yun, no? Directed by the John Prats. Pero ito, isa na naman bigating guest ang meron tayo today. Let's all welcome Mr. MARC SOLIS, everybody. Hello, sumama ko nga meron. Yeah, dito ka dito. Ito close up mo. Yan. Hello, hello. So Kuya MARC, kamusta ka naman? How's the pandemic treating you? Okay naman. Kakabalik lang namin galing sa lock-in ng probinsyano. So may 2 weeks kami na pahinga. Yeah. And isolation din actually. Dahil after 2 weeks, babalik ulit kami. Yes. So, yun, spending time at home and with the family. Although hindi masyado makapag-motor, pero at least happy na rin ako natitignan-tignan ko siya nga, sa bahay. Kasi actually, hindi ka pa dumadating, naririnig ka na namin. Sabi namin, alam namin Harley Davidson yung darating. Yung pogi ng tunog sa malayo pa lang. Actually, dun ako pinaka na in love talaga sa kanya. More on the looks. Yung tunog niya. Dun ako na, yun ang pinakaunang nag-attract sa akin sa Harley. Alam mo ba, ang Harley Davidson, nung una silang ginawa, parang yung selling point nila was quiet yung motor. Talaga? Mm-mm. Hindi ko alam yun, ha? Yun yung selling point nila, pero naging famous sila dahil sa itunog, yung ingay. Oh, oh, di ba? Naging ano siya, naging pop culture thing. Pero eto, may mga questions ako for you today. Mm. Tungkol lang sa riding, walang showbizan dito. Okay, more ride, more tungkol sa ride tayo. Actually, pwede naman kita tanungin kung sino mga naangkas mo na. Pero wag na lang. Oo, okay, huwag na muna. Ayun, so Kuya MARC, paano ba na-start yung paghilig mo sa motor? Ako, ganito yan. Kasi nung una, ever since talaga, kahit nung teenager ako, ang parents ko kasi medyo ano sila eh, mga nervyoso, okay. Mga family nila. So ever since mula bata ako, na-insilan nila sa akin na delikado mag-motor. Mm-hmm. So nagkaroon na ako ng fear. Okay. Nagkaroon na ako ng fear sa motor. Mula bata ako hanggang naging teenager ako, naging young adult, yan ang sa utak ko talaga, yeah. Motorcycles are dangerous. Yes. Takot talaga ako dyan. Although natuto ako mag-bike nung bata ako, pero bike lang sa kalye. Mm-hmm. So natuto lang ako yung parang dati yung may stroller, yung training wheels, mm-hmm. Tatanggalin 'yon, tapos doon lang sa paikot-ikot lang sa kalye. Yun lang yung experience ko in 2 wheels. Mm-hmm. So and then 'yun, tumanda ako as a young adult, nag-start na ako ng showbiz, never ako talaga ng motor. Okay. Until nakasama ko tong grupo ko nga sa probinsyano. Yan si Prati, si Coco. Yung mga ano, ang mag-start sa akin kasi, scooter muna, Vespa. Yes. Nag-Vespa muna ako. Pinakauna kong Vespa is S125. Mm-hmm. Talagang from scratch, talagang yes. From bike nung bata ako, ang sunod na sampa ko ng motorcycle or scooter, yun na, Vespa na agad. After so many years. Uh-huh. So, yun, sobrang takot talaga ako. Talagang, alam din ng mga friends, kaya nerebyoso ako eh. Mm-hmm. Nerebyoso ako mag-motor eh. Yes. So, magpa-practice ako actually dito, isa ko sa pinakaunang practice dito sa subdivision na to. Gamit ko yung motor ni Francis. Mm-hmm. Gamit ko yung motor ni Francis. Talagang hindi ko maandar. Pag ganun-ganun lang ako. Sobrang kabado ako, sobrang nervous talaga ako. Hindi ko talaga siya maandar. Sabi ko, feeling ko hindi na ako makakapag-bike. Kasi ito na eh, hanggang feeling ko ito na lang yung skill level ko. Hindi na ako mag-improve. Tapos yun, eventually, ano lang ako sa bahay, ikot-ikot lang. And then nagiyan na nga yung mga friends ko, si Prati, sila Coco, na mag-ride. Okay. Eh, ang yaya nila sa akin, ang first ride ko, agad-agad yun ha, sa Marilaki. Ang sabi nila una, sa 10 cents ba yun pangalan? 10 cents yung resto. Sabi nila, dun lang malapit lang. Mm-hmm. Eh, taga Marikina naman ako, SSS. So, lalabas lang ako na Masinag, U-turn, kaliwa, malapit lang yun. Mm-hmm. Okay lang. Yung pala, yung pinakauna pala muna, takot pa ako eh, sabi ko hindi, ano muna ako, parang sit-in.
Okay. Sabi ko, nung una pa nga sabi ko, pwede bang ano, kukonvoy lang ako sa inyo, titignan ko muna kung paano yung ride. Okay. Pero nakakotsi ako. Oh my God. Sabi nila, wag na, para ka naman tanga. Susunod ka sa amin, nakakotsi, ikaw lang nakakotsi. May iwan ka talaga. Oh. Ang sabi sa akin ngayon ni Pops, ang sabi sa amin ganyan, is guys, sumabay ka na lang. Mm. Meron kaming kaibigan na may sidecar. Best pa na may sidecar. Okay. Ay ko, sige, makasama lang. Ako na lang yung sidecar. Nasakit sa sidecar. Ito na ngayon, so meet up, the usual, parang ride, parang 5 a.m. sa Shell, ganyan-ganyan. Dating ako, may dala pa akong helmet. Bago pala ito, sa bahay muna. Eh, mga parents ko nga nervyoso, di ba? Okay. Bibis na ako, ganito, full gear. Full gear. Helmet ako, may baklal, alam, balaklava. Balaklava. Sabi nung, unang ride eh, sabi nung parents ko, oh, Mark, sabi nga, ingat ka ha. Ayaw, first ride mo. Ay ko pa. Sasakay lang ako sa sidecar. Sasakay lang ako sa sidecar. Huwag ka masyadong kaban. Okay. So ganoon na nga. Di, punta na ako, Shell. Yung pala, malaman lamang ko, yung sasabayan ko ng sidecar, parang didn't feel well nung okay. Araw na yon. Biglang, bro, sorry guys, hindi na ako makakapunta. Oh my God. So lahat sila, nag-alisan na. Ako naman may... Nasa Shell magkira, sabi ko, sige bro, una na kayo, hindi na makakasama. So napaiwan ka na? So iwan na ako, yun na yung pinaka first ride. Hindi na ako nakasama. I think nandun si Pratin, tama, nandun si John nun. So sabi ko, pag-uwi mo. Sabi ko, sige, oh, next time na lang ulit ako, sabi ko. Ayun, edi uwi ako ngayon sa bahay. Sabi nung parents ko, oh. Matang bilis mo. Parang mga 15 minutes lang yata. Kala ko ba sa Marilaki kayo pupunta? Ba't 15 minutes na sa bahay ka na? At taka sila kasi ang bilis ko nakabalik. Mm. Yun nga, sabi ko, hindi naman ako nakasama. Dahil yun nga, hindi nakapunta yung sasabayan ko dapat. Mm. Yun na. And then after nun, yun na, siguro mga after 3 weeks nagkaroon ulit ng schedule na ride. Yun na yung pinaka first ride ko talaga. Yun na yung sarili mo na. Ang sarili ko na. Vespa. I-picture pa ako nun eh, nasa IG ko. Pwede kayo send sa'yo. Sige, sige, sige. Yung first ride ko, Vespa S125 na kulay white. Okay. Ano pa yun? Carbon, Vespa carbon. Naku. May mga ganun dati edition. Yes. So yun, first ride sabi nila sa akin, 10 cents lang. Kakain lang daw. So ako, talagang the usual yung parang baguhan na wala. As in, stiff, praning, wala. So mabagal lang para... Super bagal. Talagang wala akong ano, and then... Takot na takot ako sa jeep. Nako. Takot na takot ako pag meron akong nakikitang gaganyan. Na ako mismo, yung parang feeling ko mababangga na ako agad. Mm-hmm. Tsaka kahit anong kotse, actually pag lumalapit na sa akin, napapraning na ako. Mm-hmm. Eh may isa namang friend na umalalay na parang sinaspatan niya ako. Mm-hmm. So every time man lalapit, bukusin na siya. Mm-hmm. Nalalaman agad ng mga sasakyan na, yes. Na beginner yung ano. So yun na, umabot na kami sa 10 cents kahit. Ano na ako eh, kumbaga... Okay na ako. Tapos yung isang friend namin sabi, hindi pupuntaan pa tayo isang stop. Malapit lang ba yan? Oo, mga 30 minutes lang. Sunod lang ako. Ako yung pinakadulo eh. Mm-hmm. Eh being the beginner, yung mga ibang kasama ko na nauna na, ako medyo talagang mabagal. Mm-hmm. Kaya na lang may umaalala din sa akin. Laman-laman ko, takbo lang kami ng takbo. Layo na, sobrang layo na. Umabot na kami ng Infanta. Infanta dulo Quezon. Na. Dulo na pala yun. Infanta Quezon, and then meron din akong picture nun, Jariel's Peak. Naku. Yun yung pinakaunang ride ko talaga, umabot ako. Ako, well, sa ngayon, sabihin ko, I'm proud to say na first ride ko, dun ako umabot. Kaya nga. Sabi naman ng mga kaibigan ko, sabi nila, at least first ride mo, mm-hmm. Infanta ka agad. Graduate ka na agad, sabi nila. Oh. So, graduate na ako, sabi ko, ang problema ko, kung paano ako uuwi, sabi nila. Kasi kinakabahan na naman ako pick up? Eh. Nakarating na ako doon. Feeling ko nga, gusto ko magpasundo ng ano eh, ng pick up para yung pauwi ko eh. Kasi nakarating na ako doon, parang sabi ko, kinakabahan na ako. For sure, pagod na pagod ka doon. Sobra, yung arms ko talagang wala na, bibigay na eh. Mm-hmm. Pati nung pauwi nga, yung kamay ko, yung nagbabantay sa akin, bigla daw akong bumabagal. Ang feeling ng kamay ko, nakaganon pa ako sa gas, pero nawawala na pala. Uy, okay ka lang ba? Manhid na yung ano mo. Manhid na yung kamay mo. Sabi nila, sige, stop over muna, kain muna ulit. Mm-hmm.
So yun, yun ang pinaka-first ano ko. Galing nga, kasi ako nga, never pa nga ako nakapag-infanta, di pa ako maabot. Talaga? Lagi ako nasa Marilac, pero di pa ako maabot ng infanta. Yun, ako, yun ang pinakauna kong inabot. First ride, infanta kaya sunagan. Well, ano din naman, kumbaga kung if I will look back, feeling ko nawala talaga yung na-conquer ko yung fear agad-agad. On the first day, parang tanggal agad. Baka nga sinadya nila yun. Actually, no. Actually. May kasabay pala ako nun. Kasabay ko si Tito Michael De Mesa. Pareho kaming beginner, first ride namin sa scooter in Panta Quezon. Galing. May picture din kami nun. Mahilig ako mag-post ng mga una ng mga ano namin. Ng mga rides. Pero sabi mo nga na ang probinsyano boys sa palaging nag-ride together, every how often ba? Nagkakasamang boys. Usually kasi very busy in yung ano namin, yes. Yung taping schedule. So basta magkaroon lang makita lang kami ng konting window. Gagawin na namin ng paraan yun. Oy boys, kita-kita tayo. Na-try mo na ba mag-taping na naka motor? Yes. Pero best pa pa. So lahat ng gamit mo backpack. Best pa pa. Usually naman sa taping namin ang kung ano yung costume namin yun na rin eh wala nang palitan. So pwede kami mag-backpack. Yes. Nag-try na rin kami kasama ko sila, same sila John, sila Tito Mike. Ano ba tayo? Tapos napakap kami alas 3 ng umaga. Kami nila John yan. At least ano, libre na yung kalsada pag uwi. First time ko rin yung nag-ride ng madaling araw kasi usually ayoko na magpapagabi. So nabanggit mo kanina nga Kuya Matt na nag-start ka sa S125 tapos now meron kang Iron 83. So yun na ba yung mga naging bikes mo? Actually yun na nga yung after ko nag-infanta parang medyo galing na ano ha na ano ako parang nainganyo ako. After a week nung S125 ko nagpalit agad ako ng Primavera. Naku. Kasi parang feeling ko underpowered to have. Wow. Pero okay naman siya. Ang ano lang, eksakto may friend ako na naghahanap ng 125. So sabi ko, kunin mo na lang to para makapag-upgrade ako. Galing. So eksakto, kailangan niyo ng 125, naghahanap ako ng Prima. So nag-ano na lang. So kwento mo naman, how did the Harley Davidson come to play? Kasi syempre, nakwento mo na S125 pa lang, takot ka na. Paano ka naman napunta sa Harley Davidson? Layo na talaga. Layo eh. Well, nangyayari naman siguro sa lahat ng riders from scooter, maghahanap ka ng big bike. So, what is the next, kumbaga, what's the next step thing for you? So, for a while, I've been nag-ride na kami ng mga for a year. Ayan na, nag-iisip-isip na ako niyan. Sabi ko, big bike naman. Usually naman yun talaga yung stages talaga. Na dadaanan mo. So, naging ano ako ng lahat ng mga YouTube reviews ng bikes ay pinag-aralan ko for a year. Lahat, alam ko lahat ng Interceptor. Naging kabisado ko na lahat ng mod. Inaaral mo lahat kasi muna, lahat no? Kasi lahat ko. For a while, decided na ako sa ganitong brand. Tapos biglang mapapanood ko iba. Parehas na parehas. Ganyan din ako. Tapos for a while, okay na ako dito. Ito na talaga. May papanood na naman akong bagong review. Tapos may darating na naman ang bagong bike. So, nag-ride ako for a year. For a year din ako nanonood ng review. So, 2 years in the making yung pagpili mo sa big bike. So, ayun, sabi ko nga, yung bike minsan, kahit anong reviews panuurin mo, darating pa rin sa kung ano yung pakiramdam mo. Yes. Kung ano yung feel mo na bagay sa'yo. Feeling ko nga itong bike na to, from nung una hindi naman ako na talaga sa Harley. Tumitingin ako ng mga ibang brands. Pero nung nakita ko siya, kasi tinitignan ko yung mga features and all, sabi ko parang ito yung best bike for me. At the same time, hindi naman ako ganun katangkaran. Abot ko yung cruiser eh. Yes. Kaya pag sumampa ako dun sa mga iba na ano, nakatiktaw na ako, medyo mahirapan ako. So sa dun, medyo, kumbaga niliitan ko yung options ng mga pagpili. So mostly ako. Sa cruisers ka tumitingin? Mostly sa cruisers na ako dahil yung low seat height. Yes. So, dun na medyo nag-narrow down yung options ko. Tapos bumagsak na ako sa Harley. Yan ang puro ganyan yung tinitignan ko. Yung iba naman na Harley, nakita ko medyo malaki for me. Although mababa, pero malapad. Mabibigat talaga ang Harley. And then, hindi pa naman din ako, siguro parang I've been riding para mga 2.5 years pa lang. So, technically, hindi pa rin naman ako ganun pa ako professional na yes. Mag-drive. So, sabi ko, I need a bike that is beginner-friendly, low seat, and then at the same time, hindi ganun kabigat.
So sabi ko, umabot ako sa option na Harling na. I hate April. Pero ayun nga, Kuya Mark, nakwento mo nga na first ride mo pa lang umabot ka na ng Infanta. Yun na ba yung longest ride mo? Nag-ano pa kami. Actually, mas marami akong on-seat time sa Vespa. Meron pa kami ng nagpunta kami to Naomi. Resort. Yes, yes. 4 hours daw yun. Oo, kasi nag-service road kami. Yes. Sobrang saya din naman. Isa din yun sa mga long rides namin. And then pa-uwi, ganun din. Pero highway rides? Highway, actually, ito hindi. Ngayon ko pa lang siya itatry sa highway. Ah, talaga? Ngayon ko pa lang siya. Sama ko. Tara. Itatry ko pa lang siya eh. So, siguro itong bago, pag dadali naman namin siya sa taping, so baka magamit namin, not sure yet. Actually, gusto ko nga rin magka-Harley in the future. Pero hindi ko lang alam kung babagi sa riding style ko. Kasi medyo, gusto ko medyo mabilis. Ah, okay. Kaya, so may question ako. Kasi sabi mo kanina na ang parents mo are very takotin na mag-motor ka. Sila ano, may ginawa ka bang panliligaw sa kanila para payagan ka? Unti-unti yun. Everyday. Parang ina-explain ko. Pero hindi yung parang, uy, bibili na ako. Parang binibigyan mo sila ng konting pieces of info. Mapapanatag sila. Parang, halimbawa, mag-breakfast ka sa umaga. Okay pala itong cruiser bikes, no? Bakit? Kasi sabi nila, ang cruiser bikes, hindi daw for speed. Sorry, ano na yan sa utak nila. Talaga? Sabi ko, ang Harley, mabagal lang pala, no? Bakit? Kasi mabigat daw, hindi talaga ito panghataw eh. Pang ano lang siya, pasyal. So, lumalambot everyday. Kumbaga, meron kang unti-unti, pagdating sa ano, papa, sabi ko, ano pa, bibili na ako ng Harley, ha? Oh, okay naman yan. Ito, natanong ko to kay Tito John last time. Medyo seryoso lang kasi, syempre, ang dami ng riders ngayon. Motorcycle culture is booming here in the Philippines ngayon. Nagra-ride, naliligo ka ba before or after ng ride? Actually, sinabi ko yan sa meron kaming isang vlog ni Prati na pupunta kami sa gym. Sinabi ko yan dun sa isang vlog kung makakuha natin yung video ko. Hanapin ko, hanapin. Sabi ko sa mga nag-ride, dapat maligo kayo bago mag-ride. Kasi baka sabihin mo, hindi ka na maliligo, papawisan ka rin naman. Sabi ko, dodoble yung bago eh. Sabi ko dapat maligo bago mag-ride. Tapos pagkatapos, maligo ulit. Last but not the least, ano ang masasabi mo, message mo sa kapwa natin mga rider? Sa ating mga riders, pandemic ngayon, so medyo tiis-tiis lang sa pag mga group rides. Siyempre, kasi pag nag-group rides ka, kakain kayo sabay-sabay. Siguro, medyo ano lang, be safe when you go out. Ako naman lagi, riding gears all the time. Yes. And hinay-hinay lang sa gastos sa pagkakabit ng accessories. Kasi nakakaubos talaga siya. Hindi tayo nadadali. Hindi tayo sa motor nadadali, sa parts eh. Nakakaubos siya. So, hinay-hinay lang. Pwede naman unti-unti lang. So, yun lang. Enjoy lang your ang pag-ride. Kagaya nga namin, enjoy mo yung company with your friends. Parang bonding time mo rin yung with your friends. At the same time, when you want to be alone, parang pwede rin yung time for yourself. So, safe ano lang, safe riding always. Yung advice ko sa lahat ng mga nagmumotor. Depende na sa inyo yan ngayon kung maliligo before or after. Kahit hindi, kung mag-isa ka lang naman, pwede na rin. Pwede na rin, pwede. Wala namang amoy yan sa daan eh. Hindi naman maamoy sa car doon, sa side. Hindi naman maamoy. And thank you so much, Kuya Mark, for thank you, thank you, thank you, thank you. MARC SOLIS, everybody. Thank you so much. Salamat.